Isang pagpalang umaga, mga katoto, sabay-sabay po nating sasabihin, focus lang tayo kay Lord. Ngayon po ay February 5, 2022, araw po ng Sabado, sa atin pong unang pagbasa sa chapter 3 ng unang aklat ng mga hari. Makikita po natin dito yung talagang napaka mapagpakumbabang puso ni Solomon, na kung saan sinasabi niya sa Panginoon, of course, yung mga hesitations niya sa kanyang buhay at syempre yung kanyang pagpupuri at pagpapahalaga sa kanyang ama na si David. Alam mo ninyo, talagang napaka-humble ng kanyang puso. Sabi niya, sino kayang makakapagpalakad po ng ganitong kalaking kaharian po ninyo? Bata pa po ako. Ano? At ito po ang naging panawagan sa akin o parang bokasyon sa kanya na siya ang maging hari. Kaya ang kanyang hiniling ay hindi para sa kanya, kung hindi para sa paghahari niya sa buong sambayanan ng Diyos. At ano yung kanyang hiniling para sa kanyang paghahari para sa sambayanan ng Diyos? Unang-una, ang hiniling niya sa Diyos ay bigyan siya ng pusong maunawain, marunong kumilala sa masama at magaling. Tapos sa question niya, kasi nga po, sino po ba ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ay, talagang nakaka-touch yung ganong klaseng pagpapakumbaba ng puso. Kasi sa mga leaders, kadalasan, kapag ako ang leader, akin ang kapangyarihan. Parang sila na agad yung magaling, sila na dapat yung makapangyarihan, sila na nasusunod, wala nang ibang mas matalino sa kanila kung hindi sila na. Alam niyo ang reward ng Panginoon sa kanya kay Solomon, eto po. Sabi ng Panginoon, yayamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong kaaway, kundi ang hinihiling mo ay pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakalob ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, the wisdom of Solomon. Maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Wow! Grabe, ano? Ganon ang price, ganon ang reward sa mga tao na ang puso nila ay mapagpakumbaba. Hindi iniisip ang sarili kung hindi ang kapakanan ng kanilang mga minamahal na kapwa. Sa mga leaders natin, mga tatakbo sa darating na eleksyon, sana ang panalangin namin maging ganito rin po ang inyong mga puso, maunawain. Hilingin niyo sa Diyos palagi na bigyan niya kayo ng karunungan para nang sa ganun po ang pagkilala ninyo sa tama at mali, sa masama at magaling, ay talagang guided ng Diyos. Pagdasal po natin ang lahat ng ating mga leaders, lalo na yung mga tatakbo sa darating pong eleksyon. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga katoto, God bless you po sa inyong lahat. Stay safe and bye-bye.